Nakita nyo na siguro ang gagawin natin. Gagawa tayo dito ng bayuta rig para sa tilapia. Yan ang gagamitin natin, ang ating braided line. Kung meron kayong nylon, maaari din po kayong gumamit ng nylon. So yan, kuha lang tayo ng hook, ipasok ang hook at gawin ang snail knot. Ayan, paano nga bang snail knot? Ganito lamang mga kasyoko. Ayan, i-pinch mo yung hook tsaka yung nylon na yan or yung braided natin. Paikutin natin siya ng tatlong beses. I-secured ang butas sa ilalim dahil dyan natin ipapasok ang braided line na to. Alright? Yan. Tatlong beses natin tong gagawin mga kasyoko. Yan, no? Dahil tatlong hook ang ating gagamitin. Yung size ng hook na ginamit ko mga master ay size 3. Pwede kayong gumamit dito ng size 1 hanggang size 2. Ayan. So yan mga kasyokoy, ilock lang natin siya. Then, ayan, okay na siya mga kasyokoy. So pwede na natin pasukan pa ng another one na fishing hook. Alright. So ganyan lang ang kanyang itsura. Ayan. Ito na ang ating pangalawang hook. Same process lang mga kasyokoy, ipasok sa fishing hook ang braided line na yarn. Then after nyan, pagdikitin mo lamang po ang iyong hook bago mo itali. Ayan, ganyan dapat kasi ang kanyang, anong pasyoko yan, no? Ganyan dapat ang kanyang distansya, hindi ganong malayo. So, pagdikitin natin siya. Then, paikutin natin ng tatlong beses. Tatlong beses lang mga pasyoko, sapat na yan. Tibay na yan. Yan. Then, ipasok ulit ang braided line na yan sa butas na yarn. Alright, ganyan po ang paggamit or paggawa ng snail knot, ang tawagin. So, ilock lang natin siya. Yan. Yan. Then, makikita mo dito, pag hinila ko to, yung distansya niya is hindi ganun kalayuan. Tamang-tama lang sa ating fishing hook, sa ating setup. Diba? Yan ako, diba? Sukat na sukat. Parang sinukat. Yan, tapos na tayo sa pangalawang hook. So, maaari na natin itong pasukan ng pangatlong hook. Pwedeng dalawa lang mga kasyokoy, pero sa basic mga kasyokoy, yung ginagamit namin talaga is tatlo. Isa sa bunganga, isa sa puso, at isa sa puwet ng tilapia. Alright, sabi yun ni Rasma mga kasyokoy. So, ayan mga kasyokoy, pasok lang natin to. Same process lang mga kasyokoy, pagdikitin nyo ulit ang hook na to para makuha nyo yung tamang distansya. Kagaya lang ng ginawa natin kanina sa pangalawa. Pero bago ang lahat, shoutout nga pala sa mga Team Bayuta ng Taiwan. Sana'y supportahan po natin ang ating mga Team Bayuta. Shoutout din sa Biwas Pilipinas. Ayan mga kasyokoy, ganyan dapat ang distansya niya, hindi ganun kalayuan. Yan, pagdikitin, then paikot ng tatlong beses. Ayan. Pare-parehas lang para balance ang magawa nating setup ng bayuta rig. Yun o. Pasok sa butas, then ilock at hilain. Simple as that.
Alright. Yan. Ingat po tayo sa pagbubuhol, baka matusok ang ating kamot. Ang ating daliri ay ating ingatan. Alright, ayan. Ganyan lang po ang kanyang tamang distansya sa bawat isa. Yan o. Yun. Disclaimer lamang po, ano? Hindi ko po ginagarantiya na makakahuli kayo sa ganitong setup. So, ito lang po ang aming experience sa paggamit nito. Talagang never zero fishing ang buhay mo. Ayan mga kasyokoy, so ganyan lang. Nakapag-setup na tayo ng tatlong hook para sa ating bayuta rig. Alright. Ganyan ang itsura niya mga kasyokoy. Isipin nyo na lang kung kakagatin to ng tilapia, di ba? Walang kawala. Talaga naman ay kainaman. No? Di ba ganda? So ayan. Then pag nakagawa na tayo niyan mga kasyokoy, tanggalin na natin ang cotton ng ating buds. So ang tawag na dito ay bud, hindi na siya cotton, buds. Alright. Ayan, tanggalin lang natin siya. Parang maipasok natin dito ang ating line or ang ating braided or nylon. Depende kasi okay kung anong gagamitin nyo. So madalas ang ginagamit namin is braided line para hindi siya nagbubuhol-buhol. Yan o, diba? Then, sukatin lang natin siya. So, ang sukat niya mga kasyokoy ay ganito lang. Ano? Hindi siya ganun kalayuan sa ating cotton bud or bud. Tapos itong ating swivel, ayan. Ganyan po ang tamang sukat niya. Yan. So, pwede natin siyang putulin. Magpasobra lang tayo ng bahagya. After nyan mga kasyokoy, ilalagay na natin ang ating stopper ng buhay mo. Alright. So, ito ang ating stopper. Kung wala po kayong stopper, pwede po kayong maghanap sa online shop, sa Shopee, Lazada. I-type nyo lang, stopper ng buhay mo. Alright. Stopper or floater slash stopper slash floater. Lalabas na yan mga kasyokoy. Murang-mura lang ito. Ayan. So, ganyan po ang distansya ng ating stopper mula sa ating hook. Ayan, natusok na nga ako. Yan o, diba? After nyan, saka natin ipapasok ang ating cotton bud. Kunin ko lang ang ating bud pala. Wala ng cotton, bud na lang. Yan o. So, doble ingat lamang po ang aking paalala sa paggamit ng ganitong setup dahil lubhang napakadelikado nito sa ating daliri. Yan mga kasyokoy. Yan. Sa mga nais mapanood ang field test nito, ano? Marami po tayong live fishing. Ganito po ang ginagamit ng ating mga bayuta dyan sa Taiwan. Dito sa Taiwan, Rasma TV, Papa Hunter, Lens Peak, and marami pang iba. Napakarami po namin dito mga kasyokoy. Halos lahat kami. Ganito ang setup sa paninilapia. Yan. Yan ang ating pangalawang stopper. Then, sagad lang natin siya sa dulo ng ating bud. So, ganyan na siya mga kasyokoy ang kanyang itsura, ano? Yan, o. So, kunwari, merong lumot dyan, ano? Ayan, papaikot-ikutin mo lang yan sa lumot. Ayan, o, ganyan, o. Then, wala. May lumot ka na ng buhay mo. Then, second or last sa ating setup, ilalagay na natin itong swivel ng buhay mo. So stay tuned lang mga kasyokoy dahil hindi lang ito ang ating gagawin ngayon. Hanggang sa setup ng ating mainline, ituturo ko na sa inyo para kumpleto recados ang ating tutorial. So ayan, ganito lang tayo mag-setup ng ating swivel. Ano? Ayan, pinutol ko na yung mahaba na yun. Ayan, pinasok ko siya sa ating swivel, then ipapasok mo siya ulit. Alright, gagawa tayo ng maliit na butas sa gitna. Ayan. Maliit lang. Ayan mga kasyokoy. So pag nakagawa ka na yan, isecure mo yung butas at paikutin mo yung dalawang ito ng apat na beses. Apat na beses lang mga kasyokoy, isapat na.
tibay na yan, ganda pa. Ayan, pag naipasok mo na yan, yan, isecured yung pinasok mo na yon, then hilahin ng dahan-dahan. At sabay, gagamit ako ng isda para hindi ako matusok nitong fishing hook na to. Ayan mga kasyokoy. O diba, ang ganda. Ganyan lang po ang pag-setup ng ating Bayuta rig para sa tilapia ng buhay mo. Yan, nakagawa na tayo ng ating rig mga kasyokoy para sa ating tilapia. So ganito ang kanya magiging itsura. Astig o. Yan o. Yan. Pag nagkakabuhol-buhol siya mga kasyokoy, ganito lang din siya kadaling ibalik sa dati. Ayan o, di iba. Yan ang ating setup. So gagawa na tayo ng ating setup para sa main line. So putulin lang natin yung excess na to. Then voila, ayan na siya. So simulan na natin ang pangalawang tutorial natin, ang ating main line. Ayan mga kasyokoy, gagamit ako dito ng neon colors para mas madali nyo makita ang ating tutorial. Ayan ang ating main line. Sunod nito ay ang ating floater. Gumamit ako dito ng snap. Ayan, snap ng buhay mo sa ating floater. Pakita ko sa inyo kung bakit ako gumamit niyan mamaya. Siyempre, ang ating stopper. Pag may floater, mayroong stopper. Ayan ang ating stopper mga kasyokoy. At ang ating sinker. Alright. Tandaan nyo po na ang sinker natin ay dapat balance sa ating gagamiting floater. So ayan, setup na tayo ng ating main line. Sa main line, kakailanganin natin ng stopper ng buhay mo. Tandaan, pag merong floater, kailangan ng stopper. Kung wala kayong mabiling stopper, mga kasyokoy, maaari nyo pong dalawin ang aking YouTube channel, Kasyokoy Fishing. May mga tutorial po tayo dyan, DIY ng stopper natin, alright? Meron din tayong upload nito sa Facebook, Javen TV, Kasyokoy Fishing. Hanapin nyo lamang po. Salamat. So ayan, ang ating stopper. Pag nailagay na natin ang ating stopper, sunod na dito ang ating floater. Yan, yung floater ko, linagyan ko ng stop mga kasyokoy. So pakita ko sa inyo mamaya ang purpose niyan. Yan. Then para maging secured ang ating floater, kailangan ulit natin lagyan ito ng another one, stopper. Yun o. Alright. Yan. So yan, secured na ang ating floater. Yan, idikit lang natin siya doon sa dulo. Yan. So bakit nga ba ako gumagamit dito ng snap? Ganito lang mga kasyokoy, pag gusto natin magpalit ng floater, yan, madali lang tayo makapagpalit ng ating floater. Kung gusto natin ng bottom rig, tatanggalin lang natin ang ating floater. So ganyan ang kagandahan ng paggamit ng snap. Alright, so ibalik ko ng ating floater. Yan o, ganyan lang pa siya kabilis. Diba? Alright. So madalas ko itong gamitin mga kasyokoy sa ating floater, ang snap na yan. Yan, nakagawa na tayo ng floater. Ang susunod naman natin ay another one, stopper. Yan. Siyempre, kailangan natin dito ng pabigat. So, ilalagay ko ng ating sinker, mga kasyokoy. Ayan ang ating sinker. Para makapaghagis tayo ng medyo malayo, gamit tayo ng pabigat. Ayan, mga kasyokoy. Then, para masecured ang ating pabigat, lagyan ulit natin siya ng another one, stopper, para hindi siya tumatama sa ating nut para sa swivel mamaya. Yan mga kasyokoy. Hilahin lang natin to, then wala. May stopper ka na ng buhay mo. Alright. So yan, ganyan lang kanyang itsura mga kasyokoy. Ano? Ayan.
secured ng ating floater, secured pa ang ating sinker. Yan ang ganda, diba? Yan. Then after nyan, mga kasyoko, ilalagyan na natin siya ng snap. Itong snap na to ay ikakabit natin mamaya sa swivel ng ating ginawang setup kanina na bayuta rig. Ayan, bakit nga ba ako gumagamit ng snap, mga kasyoko? Mamaya papakita ko sa inyo, ano? Yan, oh. So, paano ba siya ikabit? Ganito lang, mga kasyoko. Ipasok lang to. So, ang tawag dito is fisherman nut. Ipasok yan. At ipasok ulit. Gumawa ng maliit na bilog sa gitna. Paikutin ito at yung baba ng apat na beses. Apat na beses lang, mga kasyokoy. Tibay na yan. Yan o. Yan. Then ipasok lang to sa butas na yan. At i-secure yung pinasok na yan. Alright. Ayan, hawakan lang natin yung pinasok natin na nylon at hilahin natin yung magkabilang dulo. Yan, oh, napakaganda ng pagkakalak. So, ayan ang ating setup ng snap. Yan, pwede na natin ipasok dito ang ating ginawang setup kanina na bayuta rig. Ayan, mga kasyoko, oh. Ganyan lang siya kadali. So, gumamit ako dito ng snap, mga kasyokoy. Para kung gusto nyo magpalit ng setup, madali lang kayo makakapagpalit, diba? So, ganito lang siya. Tatanggalin mo to. Kung hindi siya gumana, mga kasyokoy, at gusto mo magpalit ng bulati na setup, gumamit ka naman ng split type T-nut. Pero ito, mga kasyokoy, advanced na to masyado. So, ituturo ko rin ito sa inyo kung paano siya gawin. Ayan, ganyan, mga kasyokoy. So, abang-abang lang kayo sa ating tutorial. Magkakaroon tayo ng ganitong setup naman. So, ngayon, focus lang tayo sa ating bayuta rig. Ayan. Balik lang natin ang ating bayuta rig. Ayan. Finish na. Tapos na ang ating setup. Meron ka ng bayuta rig at floater. Ayan, kaganda, oh. Siguradong fish on na agad pag may kumagat dyan. O, yan, saasaw-saw mo to. Kunwari, meron ditong ano, saasaw-saw mo siya sa lumot. Ganyan lang mag-set up, mga kasyokoy. So, yung purpose talaga nung bad na to is para maging handle, ano? Handle sa pagkuha natin ng lumot. So, ganyan ang kanyang itsura. Pwede mo itong isagad kung gusto nyo. Ayan. Alright, mga kasyokoy. Sana nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan sa ating tutorial ngayon. Sana magkaroon kayo ng maraming huli. Ayan o. At don't forget to follow our group Team Bayuta, mga kasyokoy. Madalas tayo magkakaroon ng ganitong setup. Makikita nyo to sa ating mga live fishing. Alright, mga kasyokoy. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Click.